Ay, mga kababayan, mga kasambahay, mga kapuso. Welcome to Different Sites, Reg Lab. Today, tuturo ko sa inyo ngayon ang procedures ng aking pagluluto ng kalderetang bibe. So, tumawid na dalawang bibe dito sa aking kapitbahay. Tuturo ko sa inyo ang pagluluto ng kalderetang bibe sa gatas. Paano magbalat ng ganyang swabe ang balahibo na maaalis sa bibe? Simple lang. Simple tips. Paklo ka ng tubig. Tapos lagyan mo ng mga 1 teaspoon ng any kind of powder soap. Atam mo yung tubig, oh. Para siyang madulas. Lubog mo yan. Ganyan lang mga kasambahay. Simple lang. Baka isipin ng iba, ay baka maglasang sabon yung karne nung ano, yung kinatay na bibe. Hindi po mga kasambahay, kasi mabilisan lang ang pagbabalahibo. Bilisan na. Kaya pag ganyan siya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Swabe siya. Walang maiiwan. Miski maliliit. Oh. Tapos, hugasan nyo na lang mamaya. Pagka. Tapos yung balahibo. Pakita ko sa inyo yung finished product. Ito na yung finished product, mga kasambahay. Mga kababayan. Flawless yan. Sabihin, tanggal lahat ng balahibo. Matirma niya mga konti lang. Tapos yan, hugasan niyo lang ng maigit. Yan ang finished product pagka naglinis ka ng bibi o itik. Kapag ka magkakatay kayo, mabilis yung balahibuhan. Pakuluan ng tubig, tapos lagyan mo lang siya ng isang kutsarang any kind of powder soap. Pagkulo ng tubig, ngayon lubog niya na siya, tapos ganyan balahibuhan. Pag nabalahibuhan niya na, mabilisan lang hugasan niyo, pero walang lalasa yung sabon. Yun lang mga kasambahay, mga kababayan, mga kapuso. Ito mga kasambahay, ang aking gagawing gata. O kaya, baka hindi niyo alam anong gamit nito. Legend lang, nakakaalam niyan. Kasi yung bibi ay yung pinapakuluan ko pa. Okay. Kaldereta sa gata. Kami naman takot ng damot. Asan yung... Ayan, mga kasambahay, mga kabayan. Ito na yung nyug na kinugkod ko ang ina. So, nagawa na ako ng gata. Ngayon. Yun, eh. Ito nyo na. Yung gata na ilalagay ko sa aming kaldereta sa gata. You know. Kita nyo mga kababayan, mahirap yung procedure ng paggawa, pero ma-appreciate mo naman yung lasa niyan mamaya. Yan. Pakita ko sa inyo yung finished product niyan mamaya. Ayan mga kababayan, nakakala ko na yung gata niya. Yan sa pahalang unang piga pa lang yan. Siyempre, tanggalin ko na yan. Tara!
Ayan ang mga kababayan, ang finished product na gata sa aking kaldereta. Bigayin ko pa to, 1 beses pa. Ating butter yung ginamit ko dyan. Set aside muna. Tapos gamit tayo ng konting spring oil. Dito natin yung patatas. Ito lang yung patatas ng 2 minutes para pagtapos na mamaya doon sa magaling na kaldereta. Tcharam! Yan, nakawala na iluto yung patatas. Tapos, sinip ko na yung iluto at ito ang carrot. Ito yung mamaya. Ito yung naman kasi yun kahit pagka itinitrita na siya, kahit naiwan na siya yung mga kaldereta niya, hindi siya kagad mapapanis kahit hanggang pinabukasan. Basta yung mga bulay na itinitrita. Tapos maganda yung texture. So, ang mas gusto ng mga bata. Siyempre, may design. Tapos, ma-juicy yung carrot pag sinagat mo. Okay, mga kasambahay, ito, hataw ko na yung aking bawang. Yan, mahalo ko yung bawang. Okay, kaya nang bagay siya, sabi, pipigain yung bawang para gumawin at sumata. Sibuyas. Bawang at sibuyas. Ayan, mamaya na naman yan, mabango na. Ayan. Pwede na ito yung ating pinakaluhang bibe. Siya. Yun. Ayan. Ayan. Transfer. Yan. Ayan mga kasambahay.
Tsaka ito may quality niya. Talagang malambot na yun. Tsagaan lang natin talaga yung magta-transfer kasi malambot na lang. Charang! Ayan na po yun. Ayan. Pwede na po natin ilagay ang tamay sa sauce. Ayan. Gamit po dyan ay 200 grams Del Monte tamay sauce. Ayan. Ayan mga kasambahay. Bali, ang nilagay ko dyan ay dalawang 200 grams. Bali, 400 grams. Kasi, marami to eh. Halos dalawang kilo to. Ayan, haluin nyo lang. Dalawang kilo mahigit itong karne na ito. Kulang apat na kilo. So, ayan po. Pupuntan po natin. Ayan. Wait lang tayo ng mga 5 minutes. Lagyan natin yung gata. Ayan po. Once na ilagay na natin yung ating liver spread. Ayan. Lagyan natin yung broth niya yung pinagpakuluan ko ngayon. Ayan. Tapos simay po natin ng mga 7 minutes. Balikan po natin ito. 7 minutes. Gusto ni Daddy-o ito. Tsaka na yung bumso. Kailangan daw malambot. Gusto ni Daddy-o. Mangunguya mo ito makakain ko dahil malambot yan. Okay. 5 minutes. Ayan na mga kasambahay. Balikan natin. Okay. Ayan na siya. Ang bawa. Ayan. Saka ako lalagay ngayon itong kakanggata. Yan. Yan yung gata. Tapos low fire na tayo ngayon. Ngayon sa bahay. Hintayin natin to. Yan. Hintayin natin yung medyo parang malapot na no, layo-layo. Yan. 5 minutes, 5 to 7 minutes.
Ano mga kasambahay, kababayan, na umay ko na, napakabango na. Yan. Tatapis na lang natin itong gulay. Yan mga kasambahay, ang aking personal kalderetang bibe sa gata. Okay, patayan natin apoy. Para dito serve na ang patuso. Yum yum, ping ping ping.